Ayla? Kape ka muna. Malamig kasi. Talagang lumabas ka pa at nagpaulan para lang dito? Gusto kasi kitang ilibre para i-congratulate ka. Para saan? Para sa ratings ng show natin. Pasensya ka na pala, ngayon lang kita na libre. Kasi tinayming ko na wala tayo masyadong callers. Kasi alam mo naman nung nakarang araw, halos di na nga tayo makapagbanyo sa sobrang dami nating tawag, di ba? Thank you, Erron, ha? Hayaan mo next time, ako naman yung taya. Sige ba? Basta, mas okay sana kung dinner. Sige, dinner. Gusto mo tulungan na kita magdikit niyan? Hindi na. Okay lang. Kaya ko na to. Sige. Balik na ako sa tech booth, ha? Erron, dalas-dalasan mo yung pag-iti mo, ha? Masyado ako kasing seryoso dyan sa trabaho mo sa tech booth, eh. Tamara, tigil na natin to. Baka magkasakit lang tayo. Bakit ayaw mo ba marigo sa ulan? Naalala mo nung college? Tuwing umuulan, lumalabas sa kat naliligo. Pero ikaw, palagi mong tinatawanan. Tamara, ayaw ko lang. Jeff, nabasa na tayo. Wala ka nang magawa. Kayo lang magkakape? Ha? Kayo lang? Di, ma'am, para sa'yo talaga to, ma'am. Talaga? Yes, ma'am. Sa'yo po talaga yan. Baka nabilitan ka lang, ha? Ay, yung sweet mo talaga. Ang thoughtful mo. Uy, basa ka. Baka magkasakit ka. Ay, tara, doon tayo sa office ko kasi may towel ako doon. Halika, sumama ka sa'kin. Halika na. Sabay ng ulan, naglaho siya sa buhay ko. Sa ilalim ng ulan, hindi niya nakita yung mga luha ko. Hindi niya nakita na nagsisisi ako dahil sinaktan ko siya nung gabi niya. Ayla, tumawag si Sir Philip. Pagkatapos ng programa natin, may meeting daw. Pinapatawag tayo sa opisina niya. Ha? Bakit daw? Eh, mukhang may pag-uusapan na importante. Bilisan mo na. Halika na. Dad, nag-celebrate lang kami ni Jeff sa promotion niya. Inunahan mo pa ako sa pagsabi kay Jeff ng tungkol doon? Sir. It's okay. Asahan kong gawin mo lahat ng iutos ko para sa paghahanda ng project na ibibigay sa'yo. Opo, sir. Gagawin niyo po. I need your comprehensive studies on the proposed satellite clinic. I need them in 3 days. Sige po, sir. Pumasok ka na. Baka makasakit ka pa sa lamig ng ulan. Maga tayo bukas. I'll see you at 8. Sige po, sir. Alis na rin po. Josh, I'll just get a towel for you. No. No need. May ex-friend damit ako sa otos. Kailangan mo ng tulong sa mga utos ni Daddy. I'm just here to help. Huwag ka na magagala. Okay lang. Sige, alis na ako. Salamat. Pinatawag ko kayo dito because in 2 weeks, may malaking advertisement intrusion na papasok galing Adarna Beauty Company. At ang programa nyo ang pipiliin nila. Pagpipilian? Ano pong gusto ng mga advertisers, sir? Let's say, kung kaninong mas mataas ratings, doon, ipapasok nila yung advertisement. And not only that, kukuha sila ng DJ na magiging image endorser sa mga products nila.
Endorser on air ho ba yan, sir? Not only on air, on the ground as well. So think about it. Yung image endorser magiging model sa mga posters, sa mga collateral, sa mga flyers, lahat, at dadalo sa mga events nila. So, ibig sabihin, sa labas ng estasyon, ikaw dapat yung dialing? Not necessarily si Violet lang ang pwede. Based on ratings, mas mataas ang moon of desire. Hindi man lang ang pwede si Ayla. Exactly my point, Philip. Hindi siya pwede maging endorser at kailangan niya itago yung mukha niyang, if you know what I mean. Pwede ko naman kausapin ng mga advertisers na baguhin ang endorsement strategy nila para pabor sa sitwasyon ni Ayla. O bakit hindi nilang natin imbitay ng mga advertisers na pumunta dito at sila mismo ang pumili kung sino sa aming dalawa ang gusto nila maging endorser? Hindi pa ba obvious kung sinong pipiliin nila, di ba? Oo nga, Chen. I'm sure handa na si Ayla magpakita sa mga advertisers. Yeah. Lalo-lalo na sa mga listeners niya. Hindi. Hindi ko pwede yun. Hindi pwede? Bakit, Ayla? Natatakot kang makita mga advertisers ang itsura mo? Eh, sino yung pumunta dito na pinagtataguan mo? Yung lalaking naghahanap ng angel? Violet, Ayla, may problema ba? Well, may kailangan kang malaman. Well, Philip. Hello, Mr. Cambao. Yes, I'll be there in 20 minutes. Mini-meeting ko lang yung mga DJ ko. I'll be there soon. Okay. Pag-isipin mo yung proposal ng advertiser, okay? At Ayla, I need your decision soon. Bye guys, may meeting pa ako. Ayan! Tapos na ang baliktaktakan! At sino naman ang nagwugi? E di syempre kaming matataas na ratings! Naku, Ayla, tara na! Naghihintay na ang mga libo-libong listeners mo. Mga itsusera! Stress! Ayaw mo bang makipagkwentuhan sa akin, Angel? Violet, wala akong oras makipag-away sa'yo. Who's talking about away? Violet, diretsuhin mo nga ako. Ano bang atraso ko sa'yo at ganyan mo ako ituring? Bakit palagi nilang kaaway ang tingin mo sa'kin? Eh bakit ka defensive? Naikwento ko lang naman yung lalaking naghahanap kay Angel. Ganyan ka na magsalita? Mukha nga yata may tinatago kang takot kang malaman ng lahat. O baka naman it's about time, Ayla, na malaman ni Philip at ng management na ang pangit na DJ na tinatago-tago ng kumpanya at pinoprotektahan ng confidentiality agreement para manatiling misteryoso sa mata ng publiko ay palihim na ini-expose ang sarili sa iba. Sa katauhan ni Angel. Sumagot. Kawa. Lo, ano yan? Well, may tinitignan lang ako. Hoy, ikaw, bakit may dala kang ganyan at ano yung ngiting yan sa mukha mo, No, hindi ko alam kung pwede na ba ito talaga sabihin sa inyo eh. Kasi hindi pa siya ina-announce eh. Pero lo, meron akong bagong proyekto ngayon sa ospital. Lo, mapapromote ako. Ibig sabihin, hahaba na naman yung oras mo sa klinika mo. Eh, ganun na nga ako. Magdodoble kayad ako ngayon. Jeff, hindi ka pa ba kontento dun sa kung ano meron tayo ngayon? Hoy, tingnan mo ako, ha? Akala ko, madededball na ako dahil sa sakit ko. Pero nung gumaling ako, pinangako ko sa sarili ko, hindi ko palalampasin ang kahit anumang nalalabing sandali sa buhay ko. Kontento na ako sa buhay natin, apo. At wala ka nang dapat patunayan pa sa akin kay Riri o kung kanino pa man. Lelo, hindi ako titigil. Hanggat nakakita ako ng oportunidad na mapaunlad yung sarili at yung buhay natin, gagawin ko yung lahat. It's none of your business, Violet. Lahat naman sinasabi mo sa akin ngayon. Lahat naman yan narinig mo lang eh. Pero wala kang pruweba. Alam mo, imbis na ako yung binabantayan mo, dapat pinagbubutihan mo nilang yung trabaho mo para tumaas yung ratings mo. You're telling me I'm insecure. Just because of that stupid, unreliable ratings? Ikaw ang nagsabi niya na hindi ako. Pero alam mo, ang
pinagtataka ko lang, bakit sa akin ka nakikipagkumpetensya? Eh, alam mo naman na wala naman akong kalaban-laban sa'yo. Violet, tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin. Maganda ka. Magagawa mo lahat ng gustuhin mo bilang DJ. Samantalang ako, nagtatago. Dahil pangit ako. Pero alam mo, hindi ko naman iniisip na hadlang yung itsura ko para magtagumpay ako eh. Nagre-rate ako dahil pinagbubutihan ko. Pinupunan ko yung pagkukulang ko by working hard. Kaya ikaw, Violet, sana hindi puro ganda yung isipin mo. Kasi hindi lang naman lahat ng bagay na dadaan sa ganda. Nasa radyo tayo, Violet. Poses at laman ang sinasabi ang pinakikinggan nila. Hindi mo ka ang tinitingnan. Excuse me. May araw ka rin, Ayla. Sisiguraduhin kong masisira ka sa stasyong to. Masisira ka kay Philip at masisira ka sa lahat na nakikinig sa'yo. Oh, ano naman ang iniiyak-iyak mo dyan? Na carried away lang, nadala lang. Maldita. Gagawin ang lahat eh wala kang man pinalalampas na kahit anong oportunidad. Eh syempre, Lo. Lahat ng oportunidad. Lalong-lalo na yung promotion ko sa Herrera Medical, makakapagpalawak ng connection ko. At dadami yung funds ko para sa medical mission, mas marami akong gagawin. Apo, kahit wala kang promotion, may napatunayan ka na. Hindi, Lo. May isa pang dahilan kung bakit ako nagsisikap ng gusto. At kung bakit ganito kapursigido, magtagumpay sa lahat ng ginagawa ko, Lo. Kung nandito ang mga magulang ninyo, proud na proud yun sa'yo. Kaso wala sila. Niwan nila tayo. Alam niyo, Lo, kung nandito lang sila, matatamasa sana nila yung pinag-iirapan ko. At hindi lang yun, Lo. Alam niyo, meron din isa pang tao na siya yung dahilan kung bakit ko lahat ginagawa to. Ngayon, kung nasan man siya, sana hindi niya nararanasan kung ano yung naranasan niya noon. Sana mas matapang na siya ngayon. Eh, hindi mo pa siya nalilimutan, Jeff? Hindi, Lo. Hinding-hindi. Dahil pag nagkaroon na ako ng pera, makakaipon ako. Magkakaroon na ako ng funding para dun sa gagawin kong research sa isang sakit. Dun sa sakit niya, Lo. At dun ko lang malalaman na matagumpay talaga ako sa ginagawa ko. Siguro, magiging handa na ako humarap sa kanya. Tamara, sa susunod na may importanteng bagay tungkol sa trabaho na may kinalaman kay Jeff, huwag kang makialam. Hayaan mo nga ako magsabi sa kanya dahil yon ang tama at dahil ako ang boss niya. I'm sorry, Dad. I understand. Masyado lang akong na-excite to tell him the good news. Gusto ko lang naman na maging masaya siya. And one more thing. Huwag mo siyang i-distract. Lalo na ngayon na may importanteng responsibilidad siyang dapat gawin sa mga project namin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na dapat ikaw paalalahanan. Nagtatrabaho na si Jeff sa ospital. Hindi na siya nag-aaral na pwede mong distorbohin kung kailan mo gusto. You're unbelievable. Alam ko may gusto kay Jeff. But this is not the right time. Na ikaw mismo, wala kang napapatunayan sa akin o kung kanino man. Focus on yourself. I get it. No, you don't. Nasa tugatog ng karir niya si Jeff. At doon dapat ang focus niya. Malaki ang pinuhunan ko sa kanya. Malaki din ang expectations ko sa kanya. Bakit mo ba pinipilit na maging kagaya mo si Jeff Dan, ha? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Huwag mo nang pansinin yung Violet na yun, ha? Asal talo lang yun. Oh, ayan. Ang bag ko. Sana makatulong dyan sa charity work mo dyan sa bangang yan. Thank you, Gang, ha? Pero alam mo kasi, ang naalala ko lang naman, eh, si Sir Philip. Paano kung pilitin niya ako na magpakita sa mga advertisers? May confidentiality agreement ka, di ba? Take note. Hindi pwedeng sirahin ni Sir Philip yun. Tsaka premium yun ang programa natin. Si Violet eh.
Paano kung totohanin niyo yung banta niya na isusumbong niya nga ako sa management? Igagay yung Violet na yun. E di ba sa akin nakapangalan yung company car, so ako yung unang ma-reprimand. Tsaka huwag mo nang pansinin yung Violet na yun. Huwag sayangin yung oras mo sa kanya. Alam mo ba kung bakit gusto ko si Jeff? Dahil sa mga times na wala ka, dahil sa sobrang busy mo sa career mo, that I could even distract you from it, siya lang yung nandiyan sa akin. What are you trying to say? He cared for me. Ha? He cared for me na dapat ikaw mag... Shut up! Please, Dad, wag mo itong gawin sa akin. Don't take him away from me. Siya na lang natira sa akin. Please. Will you shut up? Just shut up! Tamara, come back here! Tamara! Sige na, uwi na ako, ha? Uwi na ako. Sige. Tsaka ikaw, matulog ka na, ha? Egan, kailangan ko pa itong tapusin, eh. Ano? Aayusin mo pa yan? Oo, eh, kailangan ko itong ayusin. Ay naku, boba ka talagang mabuhok ka. Matulog ka na nga. Paihi muna, ha? Bakit ba kasi chine-check up ko pa siya? Sana hinayahan ko na lang siya umalis. Pala itong ayusin. Ay, pero hindi. Hindi ako susuko. Aayusin ko to at ibabalik ko to sa kanya. Jeff, bago sana akong malis, gusto ko sanang magpasalamat. Sana hindi na siya bumalik sa schedule niya. Sana hindi na siya bumalik sa klinik. Ibabalik kita ng maayos para matapos ng lahat ng to.